pare. Kaya all good. Para sila Filipino team. Aha. First two bans ng Happy Feet. Yung Shadow Demon. Okay? Shadow Demon at saka Meepo. Yung kabila naman, Sun King at saka etong si Darkseer. Steady Golteb lang. Mamaya mainit yung laban. Katulad ng kahapon. Magandang kahapon eh, no? TNC at saka Fnatic. Who would have thought na sobrang dikit ng laban na yun? Diba? Nag-1-1 sila. Pero yung una stomp eh. Yung una. So, yun yung nangyari. Pero for this turn, let's do this. We are now live with this best of two. Best of three, I mean. Sa wakas, may best of three din after ng mga best of two. Pero yan, first two picks ng Happy Feet dito. They went safe with Luna and Rubick. Yung first two picks nila, mukhang may sanib ni Boogie to ah. Nag-Rubick eh. Nag-Rubick Lords ang kuya mo eh. Second pick naman for Hacklatch Gamers. Meron na silang offlane Slardar. I think offlane Slardar sa tingin ko. Pero depende, pwedeng i-support din kasi yan eh. Uh-huh. Second pick ng Clutch Gamers. We'll see. Kuya Nick, ano mangyari basta 1-1 yung score? Wala, tie lang talaga yun. Point system naman dun sa may... ano bang league yun? Point system naman sa may Star Series eh. Mga tropa. Disruptor. Shoutout kay paring Ugils. 1, 2, 3. 3 months in a row. Nakasubscribe siya sa ating channel. Salamat, salamat. Thank you for subscribing. Okay. Radiant team back. Third man ng Happy Feet. Etong si Live Stealer. Pati kay Official Pot. Shoutouts kay Official Pot. Kamusta? Magandang hapon. Magandang hapon. Dalawang Filipino teams to. Naglalaban ngayon. Aha. Saglit lang. Third ban ng Clutch Gamers. Inaantay natin. Beastmaster. Okay? Dire team back. Kredix, sino nag-ayos ng kilay mo? Wala, man. Kilay goals ba? Kilay goals ba, mga tropa? Pero ito, fourth ban. Inaantay natin. For Happy Feet for them. Meron silang safe lane dito tsaka support, Rubick. Well, for Clutch Gamers, offlane Slaughter tsaka Disruptor support. Okay? But wala ako shoutout Twitch Pinoy. Shoutout sa'yo. Shoutouts kay Twitch Pinoy. Welcome back, Red Olguera. O pare, welcome back nga. Kuya Nick, pag ako bumili ng crystal yung icon, ba kagaya na kay Official Pot? Yeah, paring Aaron Paul. Oh, kagaya rin nung kay Official Pot yon. Maganda, no? Kakaiba. Pero ito, fourth ban ng Clutch Gamers, yung Centaur Warrunner. Hindi na naman ako napulor solo MMR. Nakakamiss na talaga. And guys, steady lang tayo. Tuloy-tuloy lang. I don't know, guys. Third pick remaining for Happy Feet. Kakaiba ako eh. Di naman nakasubscribe. Di naman nakasubscribe. Puro ano lang, puro gem lang. Pero okay na rin yan. Palag-palag na rin yan. Magandang hapon sa lahat. Ito yung third pick ng Happy Feet. Who will it be, mga tropa? Ay... Ang players ng Happy Feet, Jesse Vash, Ben Hur, tapos AU, Yaj, Pason, mga tropa. Sa kabila naman, Fly Solo, Abing, Rappi, Boombox, at saka si Armel Tambios. Yung retired team as always, yan si Armel Tambios, yung legendary lagay, yan si Boombox, yung Abing Dota, obviously si Abing, and then si 999, si Fly Solo, ay hindi, I mean si Rappi, tapos si Fly Solo, itong si tropang Fly Solo. Okay? Paano mag may X ako tapos Crystal Icon? Pwede. Pwede dalawa. Shoutouts kay Gamma P. Shoutouts kay Gamma P. Shoutouts sa'yo. Ate Ish,
Nag-PM ka ba? Saglit lang. Saglit, steady ah. Ah, okay. Aha. Elements versus Virtus Pro. Ayan na ish. Sineset-up ko na yung co-caster mo. Steady Golte Blanc. Pero ito, third pick ng Happy Feet. Inaantay natin. Mamaya-maya konti, meron ding dokatapit. Okay, so stay put lang kayo dyan. Dazzle. Dito. Para kay Happy Feet. Dazzle, Rubik, tsaka Luna. Ano yung nag-pause? May narinig ako eh. Is that a pause, mga tropa? Hindi. Third pick ng Clutch Gamers. Let's see. Kuya Nick, pakwento naman kung saan galing yung Steady Gold Tip. Men, expression lang natin yan, ha? Expression lang yun na napagkatuwaan na medyo naging okay. Palag-palag. Twitch.tv. Saglit lang, may bibigay lang ako kay Asia rito kasi kakas niya yung Dota Pit eh. Yung Elements Pro Gaming at saka yung Elements Pro Gaming at saka yung Virtus Pro. Dota Pit mamaya-maya konti. Yeah. The fuck? Taipei Game Show. Saglit. Naglalagin ako ah. Legion Commander. LC Luna. So kailangan nila rito ng tanky mid. Probably TK para kay Happy Feet. Abangan natin yan. Habang nag-pick, Steady Gold Blanc. Void. Ayan na bari, I think offlane na offlane Legion Commander na. And kahit naman mag-void si Bash, ay kahit naman mag-void itong si Happy Feet, ang offlaner nila si Yaj, hindi si Bash, mga tropa. Support si Bash for Happy Feet. Okay? So, saglit lang. Okay. Eto, Terror Blade Axe. Ngayon ko lang nakita ulit yung Terror Blade Axe combo, ha? Bihirang-bihira ang kuya mo. Pero ito, kinuha nila. How can I change password on here? Paano mag-change ng password dito, pare? Eto, channels and videos. Hindi. Woo! It's hard, yo. Ito. Security and privacy. There you go. All good. All good. Saglit lang. Fourth pick dito. Sakit dahil ko iniisip, men. Kailangan mamaya okay na to for execration tsaka Mineski. Palag-palag na dapat. Pak, fifth pick. So, Pak mid, offlane axe. Ano yung tatlong course? Terror Blade, axe, at saka Pak. Mga tropa pa. Okay? Kuya Nick, kuminis mukha mo, nagpabelo ka, hindi. Hilamos lang. Hilamos tsaka sabon lang. Nako, isang mabilis Juggernaut. So Jug, Legion Commander tsaka Luna. Jug, Legion Commander, Luna for Happy Feet. Kaya hindi kita crystal pag mobile gamit talaga. Eh no choice yata kundi mag desktop, pare. Okay? Safeguard, pare. Steady, guys. We'll see this one.
Eto na. Okay. Eto na, tuloy-tuloy na tayo rito. Nakapost mo nila. Pero, best of 3 series to. Ah. Best of 3 series kasi upper bracket match ito between Happy Feet at saka Clutch Gamers. Yung Radiant side, ito yung Clutch Gamers. Yung Tire naman, yan yung Happy Feet. Yung Luna, yung Sha, si Pason yan. Tapos, mid, etong si Benhur, yan yung Ajin. Tapos, Rubik ni AU. Tapos Jesse Vash on Dazzle. Tapos Legion Commander ni Tropang Yatch. So yan yung mga composition natin para sa ating laro. Sa kabila naman, it's Armel. Armel Tambios on Puck. And then si Boombox on Support. Slardar. Abing on Terror Blade. Ito namang si Rapion Axe. Fly Solo on Support. Disruptor. So, yan yung composition for both teams. Meron naka-on yung camera ko. There you go. All good. Kamusta ba? Mga tropa, magandang hapon sa inyong lahat. Napaaga yung laro natin. Akala nila 6:30 pa yung laro. Pero okay na rin yan para may pinapanood tayo ng ganitong oras. Okay? So, mamaya, meron tayo Execration versus Mineski. Para sa Pro Dota, na Star Series naman, best of 2. Kahapon nasaksihan natin, TNC at saka Fnatic 1-1, pero yung game 1 ng TNC kahapon sobrang angas. Pinakitaan tayo. May DC pa rito yung Rubik at saka yung Puck. Naka-DC pa kaya inaantay natin. Pinoy ba yung dalawang team? O pare, Pinoy yung dalawang team. Clutch Gamers at saka Happy Feet. Na-DC yung buong Happy Feet. Yan sila Jesse Vash. Na-DC. Ano po headset nyo? Pare, SteelSeries Siberia 350. Ayan yung headset brand tsaka model. Anong oras Mineski XE? Pare, alas 9. Alas 9 yun. Ito dapat alas 4 pa lang. Okay, dapat alas 4 pa lang itong laro nito. Pero 4:30 na nagsimula. 4:38 na nga eh. Anong tournament to? Pare, Pro Dota Cup, Southeast Asia. Yung champion ng Pro Dota Cup, $3,500. So, more or less, around 150,000 pesos. So, ang laki rin nun. Pang-budget na rin yun, kumbaga. Abing, Rappi, Boombox, Fly Solo, and Armel dito for Clutch Gamers. Specs ng desktop, pare i5 4th gen. GTX 960 and then 16GB RAM. Tingin nyo po sa predictions, sino ang mananalo based sa hero nila? I'm clinging towards Clutch Gamers, pare. Kahit na I think Liamado yung Happy Feet, I'm clinging towards Clutch Gamers with regards to team composition. Kasi surely yung set mo rito kay Happy Feet, doon lang ako nag-iisip eh. Yung setter nila for Happy Feet, I think Lackluster. They'll be setting with Duel siguro or yung Telekinesis. Pero other than that, wala na silang set. While on the other side, pwede ka mag-set ng Axe, pwede ka mag-set ng Slardar, pwede ka mag-set ng Puck, pwede ka rin mag-set ng Disruptor. So ang hahanapin mo mabali kay Clutch Gamers yung damage. Kung kaya bang i-provide ng Terror Blade solely yun together with Puck. Ayun ang question naman. Pero set-wise, palag-palag tong Clutch Gamers. So aantay natin yung maikruhan na mangyayari dito sa game number 1. Okay? Sino dyan yung Happy Feet? Para yung Darkseid. Yung may Legion Commander Luna at saka yung Juggernaut. Yan din gabi sa lahat na nanonood. Krenik, kailan malalaman kung sinong papasok Stars Ladder? Para meron pang 6 na araw. Meron pang 6 na araw pero leading at the moment is yung Faceless. Kasi marami na sila nilaro. And then after them, WG Unity, TNC, tsaka Fnatic. Okay, yun yung tapat. Ayun yung apat na top doon sa ating Star Series Season 3. Isa lang kukunin doon ha. So kahit na sobrang effort mo tapos nag-come up second ka, laglag ka pa rin. Kasi isa nga lang yung magka-qualify for the LAN Finals.
Okay, so sana malinaw tayo dyan. Live ba to? Oo, parang EG Ilano live to live. Mineski malabo na sa Star Series. Kasi actually, guys, for our Star Series Season 3, yung Mineski, meron na silang apat na draw yata, tatlo. Hindi ko sigurado, pero ito, papakita ko sa inyo Star Series, ah. So, screen capture tayo saglit. Ito yung Star Series, papakita ko sa inyo habang nakapos pa yung laro. Maganda rin to. Para alam nyo yung mga nangyayari. Top 1 lang yung kukunin dyan, ha. Bali wala kahit mag-second ka. Top 1 lang yung makukuha. So, ito yung current standing natin. Number 1 yung faceless. Pero naka-apat na laro na sila. Behind them is WG Unity with 1 win 2 draws. And then TNC 1 win 1 draw. Fnatic 1 win 1 draw. Mineski 0 win 4 draws. And then 1 defeat. And then Geekfam 2 draws 2 loss. Yung Execration naman, isang laro pala nalalaro nila, draw yun, that's versus Geek Fam, and then yung Power Gaming, 2 defeats, 1 draw. So if you'll be seeing, Mineski, depende sa performance ng TNC Fnatic, medyo malabo. Okay, medyo malabo na to. Yung Execration, palag-palag na yan. Sabihin mo na magsunod-sunod ng 7 panalo yan, 6 panalo, 6-1 sila, pwedeng-pwede pa. So, maaga pa para mag-predict, mga tropa. Pero so far, maganda yung position ng TNC, Faceless, WG Unity, at Fnatic. Okay? So, let's see sa mga susunod na araw. Araw-araw naman itong, araw-araw naman yung ating Star Series. Kaya, masusubaybayan nyo yan dito sa Wombo X Combo. Steady gold na ako yan eh, kahit naka-duty from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Shoutout sa'yo, pare, na mga taga-Middle East. Shoutout sa inyo dyan. So, hopefully, na-explain ko mabuti sa inyo, ha. Ayan yung Star Series. And then, for our Pro Dota Cup naman, Pro Dota Cup, ito yung Pro Dota Cup, yung nangyayari ngayon. Happy Feet versus Clutch Gamers. So, for our Pro Dota Cup Southeast Asia, ito naman yung nangyayari. Okay? Para alam nyo rin. So, ayan. Ayan yung bracket natin. Lalakihan ko. Eto silang dalawa. Upper bracket sila. Kung sino man matatalo rito, parehas Filipino team yan, meron pang lower bracket. And then, yung isa pang team natin, on Pro Dota Cup, etong Mineski. Nasa upper bracket din sila. So, mataas ang chance na magkaroon tayo ng Filipino team. Surely, meron na rito for the winner's finals. And then, Filipino team din dito. Pag nangyari yon, meron tayong siguradong Filipino team sa Grand Finals. Okay? So, kailangan lang manalo na Mineski, tapos manalo isang Filipino team dito, sila maglalaban for the Winners Finals, and then one of them already assured ng Grand Finals. Our prize pool for that one is, eto, $3,500. So, that means around 1,500, I mean, 150,000 pesos, paangat. And then, our runner-up, $1,000, more or less 48,000 pesos. And then, yung third, $500. After that, wala ng premyo. So, kailangan makuha ng Filipino team yung tatlo na yon. Pero, sinong Filipino team yung mag-top? That's the question, okay? So, eto, nakapost pa rin tayo. Wala pa rin yung pack ni Armel. Kuya Nick, sino ba player ng Clutch Gamers? Clutch Gamers are with Boombox, yung dating Arcanist, and then yung dating Rave, si Fly Solo and Fly Solo and Abing, and then si Rappi, and then si Armel Tambios, nating Asian Arena. So yun yung mga composition natin. Magandang hapon sa lahat. Mamaya meron tayo Execration versus Mineski. Lumipat nga daw ng shop, saglit lang daw. Post tournament ba to, Kuya Nick? Hindi, lumipat daw ng shop eh. Sino ba yung na-DC? Si Armel. Armel Tambios. So, ayun yung dalawang ano natin. Yung dalawang tournament natin at the moment. Pero anad, saglit lang ha. Sky. Saglit. Ayan, nagkukulitan lang muna sila dyan sa Twitch chat. Aha.
Eto, okay. So, aside from the two tournaments na nakita natin kanina, eto pa yung isa. Okay? Ayan, Sky Infinite League. Anim, I mean, 16 na teams invited. Hindi, actually, invited. Directly invited sa Southeast Asia. Execration, WG Unity, tapos Faceless, TNC, Mineski, Signature Trust, Mongols, Next Gen, Max Y yata yan, Fire Dragon, Clutch Gamers. At talaga, kasali yung Clutch Gamers. So, to be or not to be, Chinese team din yan, 90s Gaming, RRQ, EVOS, tsaka Happy Feet. So, bali, Happy Feet. So, bali, Happy Feet. Tapos, Clutch Gamers. Tapos, Mineski Dota. Tapos, TNC. Tapos, Execration. Lima. Limang Filipino teams pala to. Mahalaga to, mga tropa, kasi ito yung prize pool nyo. $25,000. Okay? So, $25 yan. And then, ang schedule natin is, saglit lang, pakita ko sa inyo yung schedule. Ayan. February 5 hanggang April 2. So, marami, sobrang maraming team dyan. And ang masarap ang tingnan dyan, eto ha. The tournament will see the 16 teams play through a total of 240 best of 3 series. Kasi, round robin structure yan. So, lahat sila kakalabanin yung isa't isa. Kaya, this is something to be expecting din on our future tournament. February 5 hanggang April 2nd. Okay? February 5 hanggang April 2nd, Sky Infinite League. And then, aside from that one, meron pa tayo Dota 2 Asia Championship Southeast Asian Qualifier. Asan yung si qualifier natin? There you go. So, yan. Mga tropa, screen capture. Ito yung mga teams na kasali. Tatlong Filipino team ulit. Ah, magkakabracket sila, men. Yun lang. What happened here? Dota 2 Asia Championship. Grabe naman doon this DIC. Ayan, magkakabracket sila. Execration, Mineski, TNC. Nasa group B lahat. Ano, lupit mo naman? Ba't di mo pa sinama rito yung Happy Feet para all Filipino na? Pero walang Happy Feet din kasi. Pero magkakasama silang apat. Hindi, okay na rin yan, mga tropa. Kasi, sabihin mo na mag-top 2 rito, dalawang Filipino team, dito sa semifinals, hindi na sila magkakatagpo. Okay? Magkahiwalay na sila ng bracket. So, maganda nang magsimula tayo rito na 4 Filipino team para pagdating ng semifinals, magkahiwalay na sila going to their journey sa grand finals. Which, again, yung top 1 lang yung mabibigyan ng spot for the main event itself. Okay? So, sana naiintindihan yun. Apat na tournament on the way para sa ating mga Filipino teams. Maganda to. Seryoso, maganda to. Isa lang, pre. Isa lang. Sa DIC, isa lang kukunin. Isa lang yung kukunin, pare. Sa may DAC. Maganda na rin yun. Magbakbakan na sila na maaga para mamayang gabi, rank na ito na lang sa ibang semifinals. Sure ball, dalawa teams pasok dyan. Sana. Sana biglang hindi lumakas yung RRQ, di ba? Mali mo mag-super saiyan, bigla yung RRQ, mawak-wak tayo rito. Pero guys, ayun lang ha. Sana inform kayo lagi on the journey ng mga Filipino team nyo. So, sana lagi kayong inform para matulungan kayo. Assassin data ko yan, Nick. Ayun, nag-meeting sila sa likod ngayon. Meron silang content sa YouTube, di ba? Yung Nice Assist. Yung mga MMR guide natin na lalabas sa YouTube channel. YouTube channel natin is youtube.com/omboxcombo. Ayun ang inaayos nila ngayon. Okay? Aha. Ayan na. Tuloy-tuloy tayo. Nick, qualified ba ang TNC sa kanilang panalo sa WESG? Paano qualify ang TNC, pare? Hindi ko kabisado yun. Yung Kiev Major, paparating pa lang yun. Okay? That's only around March 1st week hanggang 2nd week. Okay? March 1st week hanggang 2nd week yun. Wala pang nilalabas na invited team. So, maybe around February 2nd week or 3rd week. Depende. Kuya Nick, tagal. Ayan na yung pack. Nakakonnect na si Armel. Mga chong, all good na.
Eto na, Gina daw, sa wakas, nagtuloy rin tayo rito, Kuya Nick. Paano yung Boom Shakalaka? Hindi, busy sila. Busy sila mga tropa eh. Kaya out na muna sa Boom Shakalaka. Pero eto, nonetheless, we are now starting with our game. Kuya Nick, para saan pala yung C qualifier top 1? Sa DAC po ba yun? Oo. Pag nanalo, pag nag-top 1, nanalo sila sa C qualifier, meron silang slot sa DAC. May balita ba, Kuya Nick, kung kailan lalabas yung Kiev Compendium? Wala pa min eh. Wala pa tayong tablets eh. Ba't parehas tayo guwapo? Matik yan, pre. Pero ito, may post na naman tatlong heroes ng Happy, tatlong players ng Happy Feet DC, mga chong. I don't know what's happening. Eto, nagre-reconnect na. Ay, na-DC rin pala yung Luna. Apat na sila. Diyos ko, Lords. Why naman this game? Why naman this game ganito? Nagre-reconnect na. May bootcamp sila, pare. Happy Feet. Naka-bootcamp yan. Ah, nag-recon lang daw kasi merong sound bug. Ang dami namang bug this game. I don't know why. Shoutouts kay RDP07. Post game. Post is real, mga tropa. Pero yan, naka-reconnect na. Gina daw. So again, para sa mga kakanood lang dyan, this is a Pro Dota Cup Best of 3 Upper Bracket Series between Fly Solo and Clutch Gamers versus AU and Happy Feet. Okay, so Fly Solo, Disruptor, Rappi on Axe, Aping Terror Blade, Boombox Lardar, and then Puck dito ni Armel Tambios. Sa kabila naman, AU on Rubik. Ito namang si Benhur Juggernaut, Vash on Dazzle, Pason on Luna, and then Yaj on Legion Commander. Parehas both teams. Kompleto rito. So yan, 0-0 tayo. Pero Legion Commander offlane. Kitang-kita nyo naman yan. Gusto kumuha ng Creep Wave. Kuya Nick, kamusta pag-stream? Dire-diretso ka? Oo nga men eh. Kailangan dire-diretso. Actually, mamayang gabi, ikakas ko rin yung Dota Pit. Upper bracket tsaka lower bracket match. So mamaya yan, pare, abangan natin. Please tell me which team here. So the Radiant side is Clutch Gamers, and then the Dire side is Happy Feet. Okay? So for any more question, just say it in the chat box and I'll be reading that one, okay? Tuloy-tuloy na tayo rito, ah. Kainik, may idea ka ba sa atian ng team? Ay, pare, hindi ko sigurado. Depende. It is constantly changing. Depende sa talent at saka achievements ng mga team. Hindi ko sigurado. Si AU ang captain, I guess, for sure, pare. It is with AU kung paano niya iha-handle etong mga talented players niya. So, Legion Commander, Yaj, perfectly pulled that creep wave para makuha niya yung XP rito, and nakuha ng second creep wave naman ng kabila. So that will be the one tanking it, okay? But ganyan names nila? Ayun nga min eh, medyo ganun talaga eh. Hindi rin yata nilagay, okay? May visa na ba si Abed? As far as I know, pare, wala pa. Wala pang visa at the moment si paring Abed. Pero gitna, ito Puck, trying to gank etong Rubik ni AU para assist. Para assist ng kill sa gitna, pero out. Wala sila nakakuha. Kuya Nick, ano magandang betan? Virtus Pro EPG. Surely, liyamado dyan yung Virtus Pro. Pero you can explore yung minus 1 handicap. Okay? Pwedeng-pwede yun. Bakit umuso Slardar support? Pare, kasi yung mobility ng Slardar support, sobrang favorable sa kanya yung pagkuha ng mga bounty rune and gank early game. Also sa mid game naman, siya yung gigibs ng space dito para sa mga cores, para magkaroon ng space and maka-create more. Mga tropa, kaya okay yung Slardar support. Nasubukan ko na rin yun sa pub game tsaka sa rank game. Pero syempre, meron sila sigurong ibang factor na kinonsider, kaya pinig nila Slardar as a support. Okay? So eto top lane, bot lane, Terror Blade, siya, Terror Blade, Disruptor, pati Slardar versus Legion Commander ni Yaj. Yung gitna naman, Puck at saka Juggernaut. And then top lane, it's Luna safe lane together with his support Dazzle versus, wala, nag-free farm lang pala yung Luna ron.
Nag-jungle yung Axe, binigay niya yung top lane para makapag-farm ni si Rappi. So let's see kung this is going to be beneficial on the side of Clutch Gamers. Pero yung gitna, tuloy-tuloy pa rin yung one-on-one nila, Pac at saka Juggernaut. And then bot lane, Legion Commander. Surprisingly, ang ganda ng CS niya. Try lane, bot lane to, ha. Disruptor, Slardar at saka Terrorblade. Pero kitang-kita mo si Yaj, grabe yung aggression niya on getting XP and farm. Pero mamamatay yata yun. Medyo nakatunga nga ang ating cameraman dito. And yan nga, Legion Commander fly solo on Disruptor, getting that first blood ng ating laro dito, ating series, nakuha. And then Rubik, AU, trying to caught off guard. Itong si Axe, Fade Bolt. Di niya nakuha yung malaking creep. And then yung igot pa yung nakakuha. Nag-Fade Bolt yung Rubik doon kasi he was trying to get that Wildkin, yung malaking creep, para meron din siyang XP and gold. Pero unfortunately, hindi kagad namatay and na counter helix nung Axe. So, nag-rotate na rin yung Disruptor dito yung bot lane. Si Yaj, sobrang tapang while pason on the top lane on Luna. Free farm ang kuya mo. Sarap ng buhay. Dapat ata mag-lane na yung Axe para busy yung ibang support sa top. Hindi pare, I think what he's trying to do is get his Tranquil Boots first. Okay? Once he already has his Tranquil Boots, doon na siya mag-lane. Pero nag-commit na rin siya for Iron Talon dito, kaya mag-jungle na to talaga. Ayan o. If you'll be laning, hindi ka na mag-commit ng Iron Talon eh. Pero ito, kinuha niya yung Iron Talon. So, 4 minutes, fly solo. Bounty Rune Lords ang kuya mo. Name ng players, banggitin mo yan eh. Hirap pa panoorin pag name ng hero. Ah, sige, sige, walang problema dyan. Eto bot lane, Rappi. Hinaharas ni Vash at saka ni Pason dito together with AO Rubik. Tier 1 tower, kinukuha na ng Happy Feet. Alam nila, kulang yung contest on the side of Clutch Gamer side, given Clutch Gamer side kailangan mag-farm ng dagger ng Slardar, kailangan mag-farm ng dagger ng Pac, kailangan mag-farm ng dagger ng Axe. So tatlong dagger ang kailangan farmin, and alam yan ng Happy Feet dito, kaya Luna together with Rubik at saka Dazzle already pushing tier 1 tower top. Okay? And yan, tuloy-tuloy na. 1/4 na lang kagad yung buhay ng tier 1 tower top. Fly solo naman, bumakap na rito. Pero that leaves etong kanyang hard carry bot lane, si Abing, together with the boombox on Slardar, trying to harass itong Legion Commander ni Yaj. Pero eto na naman yung post. The fucks with this game. Puro post, mga tropa. Ano ba naman to? 4 o'clock dapat yung simula ng laban nila, pero 4:59 na. 1-0 pa rin tayo. Ay. Diyos ko. Paano makarandom drop ng legendary items? Hindi ko sigurado rin eh. Actually, hindi pa ako nakakuha ng legendary items from pub game. Okay? Gonna change line. Wait. Sabi rito ni AU, medyo lag din yata. Lag din yata sila. Pero yan, na-DC yung tatlo. Apat, na-DC rito. Pati yung lima, lahat sila na-DC. Change line talaga. Grabe naman this game. Shoutouts to all viewers, to those Filipino viewers and also to our foreign viewers. This is Wombox Combo stream, Filipino stream. That is why, guys, I'm not quite sure if you're understanding what we are talking about here. But hopefully, you can stay and watch here on our Twitch channel, okay? Kuya Nick, sarapan pag nanalo ang EPG. Kaya yun, no? Isang game. Sila Lebron yun eh. Lebron Dota, sila Gogi, di ba? Elements Pro Gaming versus... Malakas yung Virtus Pro. Matik yan. Nandiyan sila Ramses eh. Tsaka may veterano yan eh. Ng CIS eh. Pero syempre, palag-palag rin naman yung EPG. Kaya nga ang suggest ko kanina, kung decent naman yung premyo, if you'll be going plus one ng EPG, go for it, di ba? Kuya Nick, ilan FPS mo? Pag hindi ako naglalaro, around 80 to 100. Pero pag naglalaro ako, around 60, mga pare. 50 to 60. Kuya Nick, pabate. Sid Bashir ng CML Qatar. Shoutout sa inyo dyan sa mga taga-Qatar. Doha, Qatar.
1-0 is our score. Lines are not yet fixed, mga tropa. Would PC slow internet? Deadly combo. Would PC slow internet? 1-2 punch. Filipino versus Filipino. Kanina, tagal ng post ka. For Clutch Gamers, meron na silang bootcamp sa Malaysia. Pero, ang nandoon pa lang si Rappi. Okay? Yung apat na Filipino player nandito pa rin sa Pilipinas, ayos pa lang nila yung visa at yung passport nila, mga tropa. Okay? May mga kilala ba kayong mid player na active sa Dota, mataas MMR, tapos walang team ngayon? Nagkapatanong si Paring Cass eh. May team yata silang bubuuhin din, sila Cass. Sila Old Man Cass. So sabihin nyo sa akin kung meron kayong kilalang mid laner na walang team ah. Pero eto na, tuloy-tuloy tayo. Yung mid laner na syempre na professional na talaga dati para hindi na sobrang risky kung kukunin, di ba? Pero yan, nakareconnect na rin yung Luna. Tuloy-tuloy na, first blood. Ayan na. Gina daw, G when ready. So AU went with the go signal. Wala pong visa sa Malaysia. I mean passport, pare. Yung passport nila, inaayos nila. Bakit papapusta sa VP, EPG? Eh, sure win ng VP doon. Men, plus 1 nga yung EPG. Pag plus 1 yung EPG, kailangan na rin ng Virtus Pro ng dalawa bago makuha yung premyo. Okay? Ay, yung premyo ko na yung series. Santino, Kuya Nick. 1-0 pa rin yung score. Eto sa gitna, Buck. Nag-aabang na ulit dito pero may healing ward yung Juggernaut kaya makakasustain yan. May laban na ba ng schedule ng Team Infamous tsaka Team Onyx? Pare, wala pa yata eh. Tsaka hindi ko yata makakas yun. Sobrang aga, pare. Sobrang aga. Eto na. Eto na naman si AU. Pero kinuha niya lang yung creeps. Nakakuha niya yun, pare. Nakakuha niya. Seryoso. A soldier's fortune. Eto si Abing, nagpa-farm bot lane, Terror Blade. Yung kanyang hero, katapat niya si Yaj on Legion Commander. Tingnan niyo yung CS ng Legion Commander at 24-5. Sobrang decent niyan for a laning Legion Commander. Tier 1 tower top naman. Target nitong si Luna, pero nandyan na yung pack para mag-sustain. That leaves yung Juggernaut sa gitna ni Ben-Hur para makapag-farm dito given Axe yung katapat niya. And then, 1-0 pa rin yung score. Axe farming in the mid lane. Nag-rotate na sila rito. Yung palos na pack na yun nasa top lane. Mga tropa, okay? Eto na. 1-0. Ayan na yung Ganks. Lithering Crush. And then, Kinetic Field. Hindi. Static Storm lang muna. Pero merong debuff. Etong si Yaj on Legion Commander with that press the attack. And then na top lane, nagpa-farm pa rin. Itong si Luna on pason ni Luna. And then gitna, Axe, nag-rotate na, Rappi. Kasi kailangan nga mag-defend nung pack dito. Kailangan ng burst. At saka nung elusive niya. Elusiveness niya din sa top lane para hindi mapatay. So easy burst, easy life. And tier 1 tower nila top lane, protektadong-protektado pa. Yung dire side is Happy Feet. Yung radiant side is Clutch Gamers. Okay? Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. So 1-0 is our score. Top tier 1 tower, nakuha na ng Dire. That wasn't deny, mga tropa. Hindi na deny yun. 8 minutes in tower ball game. Ito, meron pa silang wards. Makikita yan na Rubik at saka Dazzle. Ayan na yung lift. Pero bounty rune muna yung nakuha nila. And then that lift illusory out by Puck dito. Pero still, AU on Rubik getting that bounty bounty rune, mga tropa. Kuya dito walang logo HF lahat. Actually pare silang walang logo, hindi ko sigurado sa organizer eh. Pati nga yung pangalan nila iba-iba. Okay, so kaya mahirap basahin kung sino yung mga player. Good thing meron tayong information kung ano yung mga roles nila. And somehow yung multiple players dito are on my friend list, kaya kilala natin yan. So yung ating network dito lamang yung Luna tsaka Juggernaut. And then yung
Terror Blade Pack at saka Axe nandyan din naman. So palag-palag din naman yung both teams. Tier 1 tower sa gitna, Juggernaut. Pero eto na, may Slithering Crush ba? Healing Ward Pop. So steady gold na si Boombox dito. While Abing naman na bot lane, mas lalong steady gold din buba. Given na mag-free farm lang ng free farm kung si Terror Blade. Ayan sa Terror Blade. 1-0 yung score natin. Back din nandyan. Nangaras sa Luna. Yung support nearby pero yung Juggernaut on the way top rin. Magro-rotate na sila rito. Kuya Nick, anong tournament to? Pro Dota Cup Southeast Asia. Okay? So yan, Dazzle mid lane. Vash, nagpa-farm lang rin for XP. Any update sa status ng visa ni Abed? Bago daw matapos yung January, malalaman kung ano yung resulta, sabi. Paring Rock 2, ikaw na bahala sa mga toxic, ha? I leave it to you. You're the master there, pare. And na yung Lips Lardar, and then that duel victory, first win para dito kay Legion Commander plus 10. Duel damage ang Koya mo kagad, isang mabilis. So, Slardar yun nakuha. Yung Slardar na yun is support Slardar. Ang offlane ng Clutch Gamers is yung Axe ni Rappi. Ayan, yung Axe. Paborit nila actually ito eh. Hindi lang sila, pati S1 Lycos, Asian Arena. Paborito yung pack. So, ito yung pinagamit nila ngayon kay Ermel Tambios. And then, Tier 1 bot lane naman, nandyan yung Luna. Kinukuha yung Tier 1. Abing naman, getting this Pharma mid lane. Steady gold lang. Top lane, Axe. Eto, nasa likod niya yung Juggernaut. On the way na, naka-healing ward. Si Benhur yan, mga tropa. Former Mineski player Benhur. Pasabi naman roster ng Happy Feet. Okay. So, si Yaj on Legion Commander. Luna ni Pason. Tapos Benhur on Juggernaut. Dazzle ni Vash, tapos Rubik AU. So sa gitna, magkakabiga. Tignan nyo yung pickup nung Axe. Early gem para kay Axe, pare. 11 minutes gem para kay Rappi. Offlane Axe dito. Pang crowd control yata, pang map control, I mean. For the side of Clutch Gamers. So sobrang busy ngayon dito sa likod, mga tropa. Nag-aayos rin ng video while yung ating tropang Axel. Inagante na rin ng highlights dito. Eto na, yung bot lane pack. Ayari Kube na Eclipse, nawala ng pace ship ang Koya Muro, nag-cooldown pa. So, easy kill on the side of Happy Feet. 2-1 na yung score natin. Bakit may rated PG bago pumasok sa stream mo? Eh, hindi, man, kasi nagmumura ako eh. Kaya ay name warning, di ba? Kasi hindi ko rin naman kontrolado pa at the moment eh. Kumbaga, I would like to get away from that one. Pero, merong mga sundot na napapamura ako naturally. Okay, hindi ko sinasadya. Kaya nilagyan ko na rin ng warning. Dire ba ang Happy Feet? Oh, Dire. Baby Cakes. So, yan sila. Legion Commander Luna, Happy Feet yan. Mukhang may taya ka rito ah. Saan kami taya dito? Pero ito, Smoke of Deceit. Si Disruptor, level 6 na yan. Meron ng Static Storm. Pero nakita nila yung Shadow Priest ito. Top lane naman, namatay. Yung Legion Commander, tatlong heroes nandyan. Next on the list, Juggernaut. Two cores on the side of Happy Feet went down on the top lane dito. Paano bumili Crystal? Gamit ang mobile ko yun, Nick. Di ako makakita. Yung sa chat, pare, yung sa emoticon, yung emoticon, nandun din. Okay, kung nasan yung emoticon mo, nandun din. First 10 kills, Happy Feet. Mahilig ka sa first 10 kills talaga, ha? Pero ito, Tier 1 Tower mid, naka 45, pinoprotektahan dito ng Clutch Gamers. Top lane naman, magkakabigayan yata, yan yung Terror Blade, naka Metaphor with the Conjure Image, trying to get this Tier 1 Tower, yung Axe naman already with Blink Dagger. So, handa na sila rito. If ever they'll go. Ayan na nga yung Berserker's Call. Tinamaan yung Legion Commander. Kahit na lift yung Axe, ang mahalaga ron makapreate yung Terror Blade. And not only that, nakakuha nila yung Tier 1 Tower. And eto pa yung Rubik. 5-2 from Clutch Gamers.
Ganda, maganda yung simula. And then next on their list, Luna. Walang Eclipse to, pero hindi. Out na rin. Walang mana rin yung Axe dito. Kaya out muna. Eto, Shrine daw muna, Shrine. Pina-focusan nila to. Steady Shrine, steady life. For Clutch Gamers, game number 1 pa lang ng ating Best of 3 tournament. Kuya Nick, ang bilis mo nababasa sa mga chat, how much ba yung delay sa stream? Pare, meron tayong delay na 10 seconds yata. 10 segundo. So, steady lang. Eto, yung Slardar na Smoke of Deceit. HF Team 1 or 2? Isa lang yung team, pare. Isa lang yung team ng Happy Feet. Yung Axe Call, hindi nga lang tumama. Yung pack naman dito. He is already with the Veil of Discord. He didn't went for the Blink Dagger first build given they do have Axe to set up at the moment. Pero surely he will go Blink Dagger para sa burst niya ng Waning Rift at saka yung Illusory Orb. Yung Slardar naman, 1.1k gold before yung kanyang Blink Dagger din dito. Kuya Nick, may pag-asa ba akong umaman? Gusto ko rin yung tanong na yan, men. Gusto ko rin itanong sa lahat yan. May pag-asa din ba akong umaman? Magandang tanong yan, magandang tanong yan. Pero ito, 5-2 yung ating score. Ito si Abing nagfa-farm on the bot lane. Already with Dragonlance and Yasha. Pero ito na, Cavalry on the way. Walang Blink Dagger. Yung Legion Commander pero ang set will be coming from Rubick Fatebolt. And then press the attack, 2-wheel dito. And then yung Magical. Uy, walang 2-wheel damage. Nakapag-Sunder pa! Aray ko! Ba't naman kulang kayo na damage? Wala ka pa palang armlet, paring Legion Commander. 6-2 yung score natin. Buenas pa yung Legion Commander doon. May dumating na regalo coming from Happy Feet. And now, they'll be pushing for Tier 1 Tower, I suppose. Pero wala pa dyan yung pack. Aray ko, be. So, ito, naka-metamorph ang kuya mo. They'll be pushing Tier 1 Tower. Why naman that one? Ito, Tier 1 Tower, kukunin na. Mga tropa. Steady Golden dito. Yung Axe nagtatry for a pick-up. Ayan na kagad! Nahuli na naman yung Legion Commander! Pangalawang straight death na yan, mga tropa. What is happening sa Happy Feet? 7-2 yung score natin. Nakakayak. Laging nahuli yung Legion Commander eh, no? Eto na. Tuloy-tuloy na yung Clutch Gamers. Ito 7-2 is our score. Pero good thing for them. Maganda yung farm ng Juggernaut tsaka Luna. Tuloy-tuloy lang. Ah, nag-Blink Dagger muna yung Puck. Hindi siya nag-win for the Veil of Discord. Mamaya na lang pag-uwi. Walang problema, pare. Hanggang mamaya lang tayo mag-i-stream eh. Hanggang madaling araw tayo mag-i-stream. Dire-diretso kahit mga 2 o'clock yata. Given meron tayong Pro Dota Cup. Tapos sa Star Series. And then mamaya madaling araw yung Dota Pit. Okay? So item check tayo habang wala pa nangyayari ito. Gem of True Sight para kay Disruptor. Yung Axe may Blink Dagger na will go for the next build of Blade Mail. And then yung Terror Blade, Dragonlance Yasha. Slardar mag Blink Dagger na 300 gold away. Support Slardar. And then itong fifth hero nila, Blink Dagger, Face Boots para kay Pac will go for the next build Dagon. Matic Dagon Lord. Pinoy na Pinoy, ang kuya mo. Sa kabila naman, Rubick ni AU. Arcane Boots, Windlace, Urn of Shadows. Etong Juggernaut naman, magmamanta style together with Face Boots, Akila. And then si Dazzle, Arcane Boots pa lang. Luna, Dominator, Dragonlance will go for the Yasha next build. And then, Legion Commander, Blink... Ay, wala. Walang Blink Dagger. Face Boots, tsaka Armlet lang. Kuya Nick, i-stream mo ba yung Dota Pit? Mamaya, 11 PM, Dota Pit, okay? Hi, Kuya Nick. Musta na you? Remember me? Jello Kabagnot? Shoutouts kay Jello Kabagnot. Eto na. Smoke of Deceit. On the side of Clutch Gamers, they're trying to get someone dito. Pero yung Rubick yun nasa taas. Tatlong heroes ng Happy Feet nasa bot lane. Legion Commander Luna tsaka Dazzle. Pero yung Rubick nag-aabang lang rin ha. I think walang engagement dito. Maingat din yung Rubick. Pinoy na Pinoy yung pack eh. Dagon Lords eh. Shoutouts to our Russian viewers. And now, they'll be getting this Tier 2 Tower. Terror Blade on Metamorphosis plus Conjure Image doing enough damage on the Tier 2 Tower. Aray ko, be. Ayan na nga, nakakuha na nga nila. Isang mabilis and they'll be defending Tier 2 naman nila sa bot lane. Pero ito yung Luna. Pumifreed.
kung may pre-hit ang kuya mo, easy tier 2. Ay, yung axe call. Muntik na. Catapult, tirahin nyo para ma-deny yan. Yung catapult. Ayan, pero may glimpse back sa Luna. May eclipse na kasama. Yung na-glimpse niya. Static storm release, pero patay na rin yung disruptor. Yung axe to follow, 7-4. Yung glimpse back na yun. Nagsama ka ng eclipse sa glimpse mo, pero Slardar, denying the tier 2 tower. Aray ko be. 7-4 is our score. And si Abing andyan, mga tropa, may dago na rin yung back dito. Of... Ayan, steady. Tanongin mo si Alunga kung kailangan niya. Lo, kailangan masay. Ha? Ayan na, oh. Tugoy mo na. Ayan, tier 2 tower, may glimpse back na naman. This time, Legion Commander, pero wala nga lang yung axe. Okay, wala nga lang yung axe, pero mamatay Ruby dito. Coming from that Puck Dagon. Sinet na niya yan, mga tropa. Eto na yung axe. Naka-press the attack yung Luna. Move, I mean, attack speed is real, mga tropa. Pero eto, kinetic field, nahuli yung Luna. May grave, ha? May grave sa likod yung Dazzle. And eto na yung axe. Ayan na yung goal. Kahit i-grave mo, mamamatay yan sakaling Blade. 9-4 yung score. There you go. Tuloy-tuloy tayo rito. And eto pa yung coil. Nahuli na naman. Guess who? Legion Commander. Smoking-smoking sa Carpio ang kuya mo. Kuya Nico ba yun na? Si Angela Baby yun, pare. Yung nag-invite sa atin. Si Angela Baby yun. Yun yung sa... Yun yung sa ano? Sa Team Shatay. Yung Filipino... Filipina team natin. Okay? So, 10-4 yung score natin. Clutch Gamers getting that... First 10 kills dito, and ito, Roshan naman. Okay, easy Rosh, easy life. Aray ko, be. Isang mabilis to. Palag-palag naman yung happy feet, pero kailangan na rin isang mabilis na push. Kasi pag may crewan, eto yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag damage, automatic, kayang pumush ng isang mabilis ng happy feet. Pero pag may crewan at saka set, etong lamang, ang lamang is itong Clutch Gamers. Sino ba yung LC tactic? Si Yaj, pare, si Yaj. Baby cake, si Yaj yung Legion Commander. 10-4. Mamaya, maganda rin yung laban natin. Mineski Execration. Woo! Eto, tier 2 tower naman sa gitna. Kinukuha nila. Mga Chong, eto. Meron ng Manta Style and then Conjure Image yung Terror Blade. Easy tier 2, easy life. Nautot pa. Sorry, ito na. Tier 3 tower, tutuloy ba? Hindi, push lang muna. Creep wave lang para makapag-farm din. At Wombo X Combo, kaya ni gandang habon pa. Shoutout naman kay Ati Fati at Arnel. Ganga na nanonood sa stream mo ngayon. Salamat from DV De Leon. Shoutout sa inyo dyan, mga tropa. So, 10-4 yung ngayong score natin. Grabe naman din sa Clutch Gamers. Yung Dagon Lords na Pak Pinoy. After nun, meron ng Veil of Discord. Sir Nick, sagot naman po kanina pa ako natanong. Anong tanong mo, men? Ayan na. Free farm na naman. Si Terror Blade will go for the next build, Scuddy. Malapit-lapit na yan. Mga tropa, 1.7k gold short na lang ang kuya mo. Iba ngayon, 5am, mag-i-start yung Dota Pit. Oo, pare, pero unfortunately, I will prioritize Filipino team rather than covering tier 1 teams ng Dota Pit. Ito talaga yung focus ko. Pero makakaabot naman ako ron mamaya 11pm. Tutuloy-tuloy tayo. Hindi tayo mag-break. Okay. Pero yung Slardar, blink out muna. Pero na-press the attack. So I mean, na cold form siya ron. Anong gamit, anong item nun, tawag dun? Overwhelming odds. Hindi siya nakapag-blink out given yung overwhelming odds. Okay. Dire ba ang happy feet? Kaya kadating lang. Oo, pare, Dire. Radiant yung tropa nating Clutch Gamers. Kuya Nick, ayan na po yung tanong ko. Pasagot naman po, EPG or VP handicap? Depende sa ads, pare. Ano bang ads niyan? And then, tuloy-tuloy tayo. San ka sa Cavite? Pare, sa Bacoor. Bacoor Molino. Pero kita nyo naman yung palos na pack na yan, ha? Wala nang Yule Scepter. Palos na kagad ang kuya mo. And eto namang si Axe dito. Mag-go sa kanyang Vanguard next build after picking up Blade Mail. Si Ate Ish na, oo nga, go to twitch.tv/ishi001 para doon sa Dota Pit stream natin, ha?
Koenig, ang effect pa ng overwhelming ad, eh, mas tataas yung ads ng losing. Joker ka, Freya. Komedyante ka. Okay. 67-33, Kuya Nick. Negative 1.5 yung VP. Sino dyan yung 67? Sino dyan yung 33? Okay. Eto na. Tier 1 tower. Kukunin na rito. On the bot lane. Etong siya, Abing on Terror Blade. Yung sinimulan niya na late now. Tatapusin niya yung push pero nandyan si tropang Legion Commander already with blink. Oh, wala pang blink dagger. Armlet pa lang dito, mamicrohin yan, pre. So yan, easy tier 1 tower dito. And tuloy-tuloy lang rito si Abing. May Aegis pa yan. Eto na yung Slithering Crash. Sino nahuli na naman? Legion Commander. And then yung Axe Call. Tsaka Static Storm dito. Mamamatay dito yung Luna. And then si Abing makakapag-Thunderbang. Kuya mo, pero Omnislash kinumit na. Dalawa na kuha ni Ben Hurton. Pero may Aegis yung isa. Tutuloy pa rito yung Clutch Gamers? I don't think so. Puck and Slardar went down together with the Aegis. Overwhelming odds. Creating itong move speed ng Legion Commander. Pero out na. 11-7 yung score natin. Ito, meron silang inaabangan. Pero naka-blink out na yung Axe. Out na ang kuya mo. Net worth natin 5k in favor of Clutch Gamers. XP naman 3k. Mga 2.5 siguro. Pero tuloy-tuloy lang sa farming itong si paring Terror Blade. Meron ng Manta style. Okay. Pa-shoutout naman sa mga taga-office mate ko, Insurance Experts Agency. Nanonood at nakikinig kami sa stream mo. Happy working from Red Olguera. Shoutout sa inyo. Welcome back, paring Red. Welcome back. Okay. Game number 1 pa lang ng best of 3 series natin to. So, mahaba-haba pang araw to. After this series, meron tayo Mineski Execration. After Mineski Execration, meron tayo lower bracket best of 1 ng Dota Pit. After lower bracket best of 1 ng Dota Pit, meron tayong winners bracket best of 3 ng Dota Pit. So, ayun yung schedule natin for this day. Okay? A soldier's fortune. 11-7 is our score. Happy Feet. Kaya pa bang bumawi? Gumagawa ng bidding habang nanonood sa stream mo, paring Buga. Buga 023. Pero eto yung Juggernaut, nagfa-farm. Manta Style and Maelstrom will go for the next build, Mjolnir. Pero matagal-tagal pa yan. Last year, 2 tower. Gusto lang kunin ng Clutch Gamers ito para makuha na nila yung Shrine. Pero matagal-tagal pa yan, mga chong. Aabangan pa natin to. Ayan na yung Axe, ready na sa kanyang Blink Dagger. Yung Legion Commander, may Blink Dagger na ba? Meron na. Meron na, pero ito, nakita yata yung Axe, pero Blink Out kagad coming from Yaj. Nice decision for him to not commit on that push dito ng Clutch Gamers. 45 pop, on the way na, sa likod manggagaling yung Juggernaut para makuha niya. Pero nakita yun, hindi nga lang tumama yung Slithering Crush. And then sa likod may Nadwell, yung Axe naka-Blade Mail, and then yung Burst dito nung back, pero still mahuhuli nila una yung Axe dito. Static Storm kay Juggernaut, hindi nakagamit ng kanyang Omnislash, kulang ang mana. 2 heroes down for Clutch, 2 heroes down for Happy Feet. They will continue with a tier 3 assault dito. That went well initially on the side of Happy Feet. Yun nga lang yung burst nung pack, and then others also dead. Kuya ni Kuya, ano, check trade later. Si Tashi ba to? Aha, saglit lang. Ano yung Rax kinukuha? Aray ko. Makate, ang kuya mo. Ayan na, nagkakabigaya na. 39 is our score. And si Pason on Luna. Getting that Slardar, pero pare, support Luna yan ah. Support Slardar. Support Luna ang Pooja. Pero nonetheless, nakuha na ng Clutch Gamers yung last tier 2 tower ng Happy Feet. Okay?
13-10 is our score. Eto, yung axe. Tuloy-tuloy lang. Uy, huwag ka naman magulo dyan. Iya, papasa ko to sa Facebook eh. Eto na. Steady Goldev lang. 13-10 is our score. Pumuporma pa yung Happy Feet dito ha. Pero yung Rubik napatay on the other side. Naset nung pack together with Axe. Nagkaka-farm na. Yung Luna, Omni Slash, Kinomit. Pero Berserker Skull, kumunat yung Axe. Blade Fury pa alis ang kuya mo. Hahabol pa. Nandyan yung Dazzle. Nag-weave na rin. So Blink out na. Coming from Axe. Shoutouts kay Alo na sobrang busy rin sa likod. Steady Golden pa rin. 14-10 is our score. Dire yung Happy Feet. Radiant yung Clutch Gamers. Mga tropa. Okay? So, eto na. Tuloy-tuloy. Yung Slardar nandito rin together with his teammates. Kompleto sila dyan. Yung Shrine lang ang kukunin. Yung Upper Shrine ng kuya mo. Steady Shrine. Steady Life on the side of etong Clutch Gamers. Kuya Nick, magkano abutin pag nagpresenta ko sa inyo ng t-shirt dito sa Japan? Gusto ko kumuha ng dalawa. Men, hindi ko pa sigurado. Hindi ko pa kaya mag-send overseas ng t-shirt eh. Ayun ang hirap ko, okay? Ano? Kaya pa? Kaya? Oh, nainaw ha? Kaya-kakayaan mo yun ha? Ah, steady goal tip. 14-10 is our score dito ngayon. And let's see kung makakabawi. Pero yung net worth, 7.5. Excited na to si Elo eh. Excited na to si Elo sa nice assist na segment nila ni Pau. So ma'am, next weekend. Ngayong weekend yan. Ngayong weekend ba? Ngayong weekend yan. Baka Monday o kaya ngayong weekend. Oh, Monday o ngayong weekend. So steady gold up lang. Babayaran ko shipping fee, Kuya Nick. O sige, sige, tatanong natin yan. Pero last time na nag-ask ako ng shipping fee, around 1,000 plus eh. So maybe ganun din lang din yun. Dalawang shirt lang naman yun, pre. So ito. Shoutout sa lahat na nanonood. Kuya Nick, steady ba yung gold tip mo? Men, maganda yung laban eh. Maganda yung laban, seryoso. Palag-palag naman. Eto na, 14-10 yung score. Ito na, tuloy-tuloy na tayo rito. Naka-smoke of the seat. Itong tropang Clutch Gamers. Pero nasa kabilang bahagya, itong Happy Feet. Let's see kung magkakapang-abot sila rito. Ayan na, on the way na. Yung Legion Commander, mauhuli na naman yata. Ayan na, yung Slithery Crush. Inabot yung dalawa. And then, that call into Static Storm. Wombo, combo. Dalawang core kagad yung namatay. Ito, nakapag-Omni Slash yung Juggernaut. Pero Spaceship by Pac, 3 heroes dead. Eto na yung pang-apat yung Juggernaut. Hindi nga lang nakuha. Pero still, 4 heroes dead on everyone on the side of Happy Feet. Except for yung kanilang Juggernaut. And they will now continue the assault. Aray kube. Some lamang Clutch Gamers. 18-10 yung score natin. Grabe talaga. Etong nga Clutch Gamers na kuya mo. Legion Commander, nag-buyback na. And now, they're trying to get this tier 3 tower and then possibly Midrax. Slithering Crush, binubugaw lang sila. Ayan na yung control na sinasabi ko sa inyo. And then Midrax already for Clutch Gamers. Game number 1 natin looking like etong sila Fly Solo ang makakakuha nito. Nag-back na sila. Yung Clutch Gamers hindi pa nakabootcamp yan. Si Rappi pa lang. Si Rappi pala yung nasa Malaysia. Yung apat, inaayos pa yung passport nila para sa Malaysia. Support pa yung Legion Commander. Offlane. Offlane yung Legion Commander. Masakit nga lang kasi yung may crew nung dalawang yung 3 at saka 4 ng Clutch Gamers, masakit. Yung Cold saka yung Slithering Crush, hindi siya makagalaw. Oo, hindi siya makagalaw. Meron Linkens na yung pack. Dagon Lords pa yung pack. Diba? Pitas talaga yung mga support. Ito yung Roshan. Pero nandyan din yung Slardar. Nakita niya yung Rubik kaya out na. Naaabangan nila yung Roshan. J-Cool, shoutout sa'yo pare. Pero eto na. Legion Commander. Kaya pa pambuhatin to ng Luna tsaka Juggernaut. Nahawaan yata ni Alu yung Legion Commander.
Masaya. Eto na. Tuloy-tuloy na tayo rito. Si paring nga Terror Blade, nagpa-farm pa rin, will go for the next build Butterfly. Pinoy pong dalawang team ito. Oh, Pinoy. Filipino lahat ng team. Tsaka isang pong player, Filipino lahat. Okay? Kuwening ni Black para t-shirt. Magkano po? 599 pare. Go to WomboX Combo Facebook page. Nandun yung shirt natin. Okay? Best of ilan to? Best of 3. Paring Gabomination. Inamag na dito yung motherboard mo na napanalunan nung November. Ayaw ba niya? Kung ayaw niya, akin na lang. Ayaw kunin. Siya yung nag-number 1 sa Wombo credits natin noong November. Ang premium niya, motherboard. Ayaw kunin. Ano, para-raffle na lang sa Reblo? Para-raffle na lang. Spam 1 kung gusto niyo i-raffle sa Reblo. Yung motherboard ni Gabomination na napanalunan. Okay? So, 18-10 yung score natin. Roshan, andito na. Item ng Legion Commander, Blink Dagger Armlet pa lang. Mag-blade mail next build ang kuya mo. So, Roshan, kinukuha na rito ng tropang Clutch Gamers. Ayan na. Easy rush, easy life. O, yan na. Nag-spam 1 na. Wala ka ng motherboard, pre. Pre, wala ka ng motherboard. Nayari ka na ng Twitch chat. Pero, Roshan, nakakuha rin ni Abing on Terror Blade ng tropa. Wala ka ng motherboard. Ano na, Gabomination. Ayaw mo pang kunin, ha? Isang buwan mayigit na to rito. ano? Kunin ko ngayon din. Ayan na. Kukunin na daw ngayon. Kukunin na agad ngayon ang kuya mo. 18-10 is our score. Item check tayo sa mabilis. Disruptor Blink Dagger Gem. Etong Axe, Crimson Guard Blink Dagger, Blade Mail Shiva's Guard, Terror Blade Manta Style, Butterfly, Eye of Skadi, BKB, tsaka Power Threads, may Aegis pa yan, Slaughter, Blink Dagger, Force Staff, U Scepter, and then meron pa Late Mail on the way to kanyang Assault Kira, Support, Slaughter yan ha. Tapos yung pack dito, Dagon, Lincoln, Veil of Discord, Dagger, kabila naman, Rubik, Blink Glimmer Cape, and then itong Juggernaut, Blink Mjolnir, and then Manta Style, tapos si tropang Dazzle, Arcane Boots, Glimmer Cape, pero ay! Naku be! Blink out na be! Out na, okay na. Yung Legion, yung Luna naman, Dragon Lance, Manta, Eye of Skadi, Legion Commander, Blink Dagger, tsaka Armlet ang kuya mo. Okay? So, 18-10 yung score natin. Medrax down on the side of Happy Feet, pero ang question is, can Clutch Gamer continue? Okay? Or, ma-high ground depth learn sila rito ng Happy Feet. So, aabangan natin yan. Game number 1 pa lang ng ating Best of 3 series para sa Pro Dota Cup. So, kung sino yung mananalo rito, already will advance to sa Winner Bracket Grand Finals. Okay? Winner Bracket Grand Finals. So, oh. 30 minutes delay daw yung Dota Pit. Guys, kung gusto nyo panood yung Virtus Pro tsaka EPG, go to twitch.tv/ishi001, ha? Eto na yung Tier 3 Tower. Papormahan na. May Aegis pa sila. Naka-metamorph na kagad. And then, ayan na rin yung Manta Style. Tier 3 Tower, ang bilis na wala. Mga tropa, pushing power ng Terror Blade. Nakikita rin, nag-metamorph pa yung Rubik. Metamorph! Ang liit eh. Pero ito na yung Blade Fury ng Juggernaut. Pero still, they were able to get this Taprax already. Eto pa may pumasok. Yung Juggernaut yun. Pero Kaling Blade, hindi nakapag-Omni Slash Eclipse pa siya. May namatay Axe. Eto na, Sander, pumapalag. Pero wala namamatay. On the side of Happy Feet, eto na yung back. Nahuli na pasok. Hindi ko alam kung bakit. Nakakuha na sana sila kanina yung Juggernaut. Pero out na daw on the side of Clutch Gamers given. Nakuha nila yung objective na gusto nila. Ayan. Si Abing. Wala nang Aegis yan. Yung Scepter ni Slardar. Defensive yan. Pero BKB. Abing may Manta Style. Ay minaskadi na rin yung Luna. Slowing down his movement dito. And I think he will fall. Ayan na nga, si Fly Solo na iwan pa. So, tatlo, apat ang mamatay on the side of Clutch Gamers. And Puck lang yung survive, pero good thing for them, they were able to get that second lane of Rax dito sa laro natin. But pag si Ishii nag-cast, maliit ang facecam. Maganda naman siya.
Pero pag si Nick, malaki kahit pa gago to ah. Ban ka sa akin. Silent ka boy, global silent ka boy. 600 seconds kang silent. Pangit pala. Nasaktan ako ron ah. Loko-loko yun ah. Dineril talk ako nun ah. 18-14 yung score. Sakit nun ah. Jeray ko be. Pangit daw ako. Hindi ko matanggap yun. Ito tier 2 tower. Kinukuha na. Dito pa sa stream natin sinabi. Pero tier 2 tower. Kinukuha na top lane. Ayan na yung happy feet. Tuloy-tuloy na. Pero sa likod nakakuha nila yung puck. Grabe ka naman boy. And now they will continue. Happy feet, will this be a comeback para sa kanila? Aabangan natin to. Ayan na yung Luna. Palag-palag. Luna is real. Oh, yung Leaf! Naset yung Slardar bago pa siya makapag-slithering crash. And now na 4 stop may defensive use. Nag-call yung Axe and Disruptor Static Storm. Eto yung namatay pa yung Juggernaut given that Calling Blade sa kanya. Eto na yung pack. Nag-buyback Luna tsaka Juggernaut already down. Glimpse dito kay Rubik. He will fall together with the Legion Commander. 4 heroes down. Aray ko be. 4 heroes down. Nakabawi yung Clutch Gamers. Akala ko tuloy-tuloy na para sa Happy Feet pero na-miss position sila ron. Aray ko. Pangit daw ako. Kagayon na. Sakit na na. Pero 22-15 yung score natin. They will go for the Mega Crips dito. Hinatid lang nung heroes ng Clutch Gamers yung Crips sa gitna para kayang-kayang na mag-push dito kahit wala ng backdoor protection. Tier 3 tower nakuha na. And now, tuloy-tuloy. Kuya Nick, kuha ko mga 20 shirt taga USA. Pare, PM mo ako sa Facebook. Okay? Facebook.com/WomboXCombo. Buyback status. Ayan, nag-buyback na sila lahat eh. So, ang nag-buyback ron tatlo. Legion Commander, Rubik, pati yung Luna. Wala nang buyback yan. So, tuloy-tuloy. 22-15 is our score. Yung kabila naman, nag-buyback. Yung pack kanina. Grabe naman this game. Seryoso. Tanggapin mo na, Kuya Nick. Ako nga, tanggap ko na. Tanggap pa, ayos ah. Ayos ah. Pero nga, pinipilit mo na pangit ako ah. Hindi ko rin na-accept na pangit ako eh. Kahit magka-demandaan tayo, hindi ako pangit. Ito, 22-15. Sa akin, nagkatoksika na po, mga tropa. 22-15 yung score. Yung net worth natin, 20k in favor of Clutch Gamers. And then yung XP naman, eto, Clutch Gamers din, mga tropa. Okay? 22-15 yung score natin. Yung tropa nating Happy Feet dito, nape-pressure dito sa game number 1. Yung item nung pack Dagon 4. Dagon 4 na nga. And then yung Terror Bait. Kita nyo naman yung item niyan. Aray ko be. Diba? Wakwakan talaga kung wakwakan. So tuloy-tuloy lang tayo rito. 22 and 15. Tangina nyo ha. Baka matanim na sa isip nyo na pangit talaga ako ha. Biro-biroan lang to. Komedyante tayo rito. Baka seryosohin nyo naman ha. Eto na. Tier 3 tower. Next target dito on the bot lane ng tropang Clutch Gamers. Let's do this. Tuloy-tuloy na. Mamaya magkakaroon tayo ng laban. Minisky Execration 9 PM. Dito lang yan sa Wombo X Combo. Okay, so be sure to watch it here, mga tropa. And now they will go for the Mega Crips. Pero meron pang na range racks on the top lane. So, paano ang diskarte? Walang Aegis. Itong Terror Blade. So, isang mabilis na burst. Mawawakwak ang kuya mo rito. Mag-stream ka ba ng Virtus Pro? Si Ishii, twitch.tv/ishii001. Siya yung mag-i-stream. Okay? So, ayan na yung laro natin. Tuloy-tuloy pa rin. Nag-post pa kanina. Ang tagal ng post niyan kanina. O, diba? Alas 4 yung laro niyan eh. Alas 4 yung 5:40 na oh. Di pa tapos yung game number 1.
22-15? Pagupit kaya tayo, Cel. Masaya eh. Mas type kita mag-stream eh, para mag-subscribe ako ulit. Hindi ko na-gets, man. Parang ganda ng pangalan mo, ha? Noisy Boy. From Real Steel ba yan? Noisy Boy! Gusto ko yan, ha? Gusto ko yan. Gusto ko yung pangalan mo na yan. 22-15. Yung score. So, yung Happy Feet nag-detect dito, yung item ng Luna, pare, ito. Will go for the Assault Kiras next build. Hindi siya mag- hindi siya nag- Butterfly dito or BKB, but instead, will go for the Assault Kiras. Okay? So, aabangan natin yan. Yung Juggernaut naman nila, already with Blink Scan, Demulnir, tsaka Manta Style. They will clear this range rocks muna top lane. Ito na yung creep wave. Ayan, makuyari yung Axe, pare. Ay, yung Juggernaut, makuyari yung Juggernaut. Ito na yung call nung Axe, nakapag-Blade Fury. Asan yung damage? Ayan, ay, Diyos ko, Lords. Wak-wak, pati yung creep. Pero ito, kuha rin yung Disruptor na, pero nabitaw niya ni Static Stream. Kaya okay na, Rubik mamatay din. Kaling Blade. Hindi na kailangan, kumpiyansa na sila. And Clutch Gamers will be getting this game number 1. Mainit ang laban natin. Best of 3 series para sa Protota Cup. Nakauna na. Eto sila, Fly Solo, mga tropa. Well played, well played. So game number 1. Sel. Game number 1. Nakuha na ron ng Clutch Gamers. Mainit yung unang laban na yon. So let's see sa game number 2 kung babawi ba yung Happy Feet, kasi best of 3 to. Laglagan pa lower bracket to. Kung sino man nanalo, already good na dun sa may upper bracket semifinals natin. Okay? So stay put lang kayo dyan, mga chong. We will be right back with game number 2, Happy Feet versus